Ito na guys, after 30 minutes, ito na yung hitsura ng aking pineapple tart. Yan. Yan siya, ang hitsura niya. Kita niyo ba guys kung ano hitsura niya? Yan. Light brown lang siya guys, yan o. So, that's it guys. Hi guys, ngayon ay almost near Chinese New Year, 1 week before Chinese New Year. So, ngayon guys, since I work here in Singapore, so tradisyon ng mga Chinese, itong gagawin natin isang recipe. So ito guys, very common to dito guys, pineapple tart. So ito yun, mga ingredient natin actually guys, tapos ko na itong ginawa, pinapakita ko lang sa inyo kung paano ko gumawa ng pineapple tart. So ito yun siya. Guys, ito pala yung dough ng aking pineapple tart. So, itong aking flour yan, 800 grams, 500 grams na butter, tapos mayroon na itong ano yung flour ko pala, mayroon na itong ano, 4 na egg yolk at saka 1 egg white. May ano rin siya, may sugar and salt. So, i-mix lang natin siya guys. So, anyway guys, take note guys, nagugas na ko ng kamay ah. Mas madali kasi guys mag-mix ng ganito pag nakakamay. So, no worries because my hand is clean already. Okay? So, i-mix na natin siya guys. Pula. So, ayun na guys. Okay na siya yan. So, ipiperm na natin siya ng balls. Guys, actually guys, ito yung fresh talaga na pineapple talaga guys. Paggawa ng ganito guys, hindi easy guys. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ito ginawa. Itong pineapple piece ko, yung pineapple peeling ang tawag dyan yan. So, yan na ginawa ko siyang balls. Yan. Ito ko ginawa ang balls. Guys, ipakita ko lang sa inyo kung paano ko gumawa ng pineapple tart. So, ito yung batter niya. Yan. So, gagawa lang ako ng bilog. Guys, itong ginagawa ko pala guys, walang measurement kasi sa bahay lang naman namin guys, hindi naman namin ito pangbinta guys. Yan. So, ito na siya. So, lagay natin siya. Yan. Pineapple tart. Tapos, pineapple peeling. Tapos, i-cover out natin siya. Yan. Yan. Make sure, guys, yung pineapple peeling so hindi nakalabas doon sa dough niya. Dough palang tawag dito, guys, yung dough. Pineapple dough, yan. So, yan na sila, guys. Yan. So, ibigawin natin siyang bilog. So, yan. So, diba, guys, malinis na malinis siya. So, yan. Kailangan guys, hindi nakalabas yung pineapple peeling nyo sa dough niya. Para pa nag-oven kayo, hindi kayo mahirapan. So, that's it guys. Guys. So, ito na siya guys. Ginawa natin siyang balls. Yan. Yan. Yung nasa loob niya guys, yun na yung pineapple peeling natin yan sa loob. So, i-oven natin siya ngayon ng 180 yung temperature niya, tapos ibibake natin siya ng 30 minutes kasi medyo malaki siya guys. So ngayon guys, atin na siyang i-oven. Yan, nakaready na yung oven natin, mainit na siya. So oven natin siya ngayon ha. Yung pangpunas natin sa itaas ng pineapple tart natin guys na magiging light brown siya. So, sa isang recipe, gumagamit ako ng isang egg yolk at isang buong itlog. Yan. Sa isang recipe ko lang yan guys. Na after 10 minutes,
Tanggalin natin siya sa oven at pupunasan natin yung taas niya para magiging light brown. So, lagyan natin siya ng konting fresh milk, guys. Kunti lang yan. Tapos, haluin natin. After 10 minutes, guys, itinanggal mo natin siya sa oven para punasan natin siya ng egg and milk para maging light brown siya. So, ganyan lang, guys. Lagyan lang natin siya ng ganyan. Ayan, lahat yan, guys. So, ayan, guys. Nalagyan natin na siya ng itlog mixture. Yan. So, ibalik na natin siya sa oven, guys. Yan. So, di ba, mayroon siyang itlog dyan sa taas. After 10 minutes, guys, magiging light brown na siya. So, okay na siya, guys. Very easy lang siya mag-oven, guys, at magluto nito. Mahirap lang yung, kagaya na sinasabi ko, yung paggawa ng pineapple peeling. Doon lang kayo natatagalan. So, ibalik natin siya dyan hanggang magiging light brown siya. Yan. Yeah.